I really don't tell anybody. I just keep it by myself because, you know, I was so embarrassed. I'm Nena. I work as a teacher in the Philippines, but still it's not enough. After 32 years of teaching, I retire because I have a debt of sending my children to school. I believe the only way to settle my obligation is to work here. At their door, they took my passport and everything was changed. She pulled my hair, she spanked my head, she punched my mouth. I sleep at the top of the dog bed because they don't allow me to sleep also in the couch because they don't want to make it dirty. I said it will be a secret of myself that I sleep in the dog bed. I don't want to tell to anyone because, you know, it embarrassed me. As a teacher in the Philippines, her position is kind of high level, and coming to the United States, she was being treated as a slave. Although she prevented me to make friends with the neighborhood. Our neighbor, the 13-year-old, wants to play with the dog when I took the dog out. One day in my life, when I could no longer resist what I feel, thinking everything, what they did and what happened to me. I told the girl about what had happened to me. I said it will be a secret. She told me, Nena, I could no longer endure. We have to call the police. It embarrassed me. I could not handle what I feel. What we saw was this very shy and obviously very traumatized and embarrassed woman grow into a confident person, because she really grew back into the teacher she always was. I saw Nena blossom right before my eyes when we started discussing the support of the Domestic Worker Bill of Rights in California. And I think it's because she went from being a teacher to playing a completely different role where she had absolutely no rights as a modern slave. Ako'y mong unungan, mahalon, hangtod sa lubnganan, kalipay. Ang akong gibati kay bugtong kang bahandi. The meaning of that song is because you are far away, so I sing that kind of song for her that you promised me to come back. Good morning, Jane. Now I like to take care of the elderly because I feel that I'm taking care of my mom. When my mom was sick, I was not able to take care of her. CAST, the Coalition to Abolish Slavery and Trafficking Organization, is the best organization in the world because lots of people I knew when I'm already in CAST, I know I heard lots of people in problem that we really need help. I'm so very much thankful of CAST and those people behind CAST, because CAST cannot live without those people behind them.
Hello guys, good morning. At ngayon ay punta tayo sa ating maalaala this coming Saturday. Ay mag-advance tayo para hindi na masyadong hectic ang ating video schedule this Saturday. So ngayon ay punta tayo sa ating maalaala na ito'y totoong kwento ni Nena Ruiz, yung survivor. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! So meron akong clips na inuuna ko before dito sa aking storytelling. So makikita nyo yung totoong siya talaga na in-story niya yung kanyang buhay dito. Itong si Nena Ruiz ay isang retired teacher. Bali, 32 years siya in service sa pagiging teacher niya. Tapos, meron siyang sahod na 12,000 pesos monthly. So, kulang lang daw yung kanyang kita. Tapos, yung retirement fee niya ay ginamit niya dito sa pag-invest ng negosyo para meron naman siyang kita dito dahil sa kanyang pag-invest. Ngunit, itong si Tess ay after niya makatanggap ng pera dito, ay naglaho ng parang bula. Hindi na nila mahanap ito kahit saan-saan na nilang hinahanap sa kanilang mga kamag-anak dito, hindi talaga nila mahanap. So, she decided to apply for a caretaker sa Amerika, sa mother ng kanyang inaplayan na si Angela. So, ayun na nga at $400 daw yung sahod dito. So, $20,000 per month sa Philippine money. So, ayun na nga at first niyang amo is itong si Emily, kapatid ni Angela. Tapos, nandun din ang kanyang ina ni Angela na si Gloria. Okay naman yung mga ugali nila, Emily at saka itong si Gloria. Ngunit, itong si Angela ay kailangan ng katulong doon sa LA, sa Los Angeles. So, ayun, at napunta siya doon. Kaya napunta siya doon. Tapos, yung mga ticket na nagastos niya ay pinadeduct sa kanya, pati na yung ticket ng kanyang ina ni Angela na si Gloria, ikinaltas sa kanya. So, wala siyang sahod sa first niyang sahod dito. Tapos, yung mga remaining balance, i-deduct na lang daw sa kanyang mga sahod sa susunod na mga buwan. So, mga 90 plus yata yung deduction. Tapos, yung kanyang visa dito ay expired na. So, kung alis siya doon, ay magiging TNT daw siya. Tapos, yun na nga at tinutor siya sa loob ng bahay and then merong aso doon na dalawang aso. Doon siya matutulog sa katabi ng aso. Grabe tong ano, babaeng to. Sa katabi ng aso, so okay na lang siya doon. Tapos doon din siya magsi-CR kung saan yung CR ng mga aso dito. Tapos, yun na nga at first niyang ano dito, yung naranasan niyang parang nagulpi siya dito, ay yung nagluto siya na hindi nagustuhan ni Angela dito. Kaya binuhusan siya ng sabaw ng kanyang niluto. At yun ang first niyang parang ano niya, yung paggulpi sa kanya or pagbabasto sa kanya. Tapos sabi niya ay kung hindi daw kaya ni Angela na respetuhin siya, ay lilipat na lang daw siya ng ibang ano, amo. Kaya lang hindi umoke itong si Angela dahil daw yung visa daw niya ay expired na at pwede daw siyang makulong dito dahil nga magiging TNT daw siya. So yun na nga, hindi siya makalabas dito. And then hindi lang iyon yung kanyang mga naranasan na nakakasakit or parang nababoy siya dito. Bali, nagdumugo din yung kanyang noo dahil merong itinapon sa kanya dito na matigas na bagay. So marami pang mga panggugulping ginawa nitong si Angela. Tapos yung kanyang husband ni Angela ay isang lawyer, parang nabalitaan niya dito na yun nga, hinihit daw siya ng kanyang asawa. At umami naman siya. So, narinig yun ni Angela, kaya nahit na naman siya dito. At yun na, nasaktan na naman siya dito.
Tapos itong aso, itong dalawang aso ay merong panahon na ipinapasyal niya sa labas at nakita niya itong si Menti. Naging friend niya itong si Menti dahil nga aliw din ito sa aso. So yun na nga at sa kalaunan ay nasabi niya yung kaniyang mga karanasan doon sa loob ng bahay ni Angela. Tapos narinig din ng kaniyang ina na merong nagsisigawa, nagsumigaw doon sa bahay. Kaya yun na nga at inireport nila sa pulis ito. So, merong pulis na dumating doon. Ipinagtanggol pa sana ni Angela yung kanyang sarili na hindi daw yung totoo. So, hanggang sa kalaunan ay yun na nga itong si Menti yung laking tulong sa kanya dahil nga sinabi niya yung kanyang naranasan doon sa loob ng bahay kay Angela. So, ayun at nakalabas itong si Nena. So nag-report siya doon sa pulis dito sa Amerika, sa Los Angeles ba to. Tapos ayun na nga at nag-testimony siya about sa kanyang karanasan dito sa loob ng bahay ni Angela at kay Angela, kaya kinasuhan itong si Angela. At ito namang si Nena, habang siya ay naghahantay sa kanyang kaso na malutas ang kanyang kaso, ay nagtatrabaho siya bilang caregiver dito. So, yun na nga, at 2008 ay nakamit niya ang hustisya. And then, nakulong yung mga amo niya, yung mag-asawa. And then, after that, yun na nga, sumali siya sa isang organisasyon laban sa mga babae na pinagsamantahalahan or ginawa ng masama dito sa mga amo. So, hanggang sa yung mag-asawa na sila na pumunta doon sa Amerika at nagtatrabaho na dito. So, nakuha na niya ang hustisya sa kanyang pagbabastos ng kanyang or pag Google Pay ng kanyang ama, ng kanyang amo dito. So, yung pamagat ng ating kwento for today sa Malaala is passport. Pero yung first pamagat dito ay Not My Dignity. So yun lang guys ang ating storytelling for today at sana ay nagustuhan nyo ang aking story for today. That's all. Thank you.